Salamat po na yung mga alis na po. Nay. Anak. Alam ko na kung nasa si Edgardo. Nasa isla Alactan siya. Haharapin ko siya. Walang alis. Hindi ka aalis. Nagpapakamatay ka ba? Sa ginagawa mo yung para mo na rin akong pinapatay. Ay, ginagawa ko ito para sa lahat ng taong pinatay nila. Hindi mo pwedeng tumigil ka na. Marami nang nawala. Hindi na sikaw na lang meron ako. Hindi mo maalam kung gaano kasakit para sa isang ina na tuwing aalis ang anak niya, hindi niya alam kung uuwi pa to ng buhay. Hindi mo maiintindihan. Hindi mo maiintindihan. Ikaw na lang ang meron ako. Ikaw na lang ang meron ako. Hindi ko kaya. Panginoon, bigyan mo po ng kaliwanagan ng isip ang anak ko si Elias. Huwag niyo pong hayaang dalhin niya ang sarili niya sa anumang kapahamakan. Alang Alma, tingnan niyo po yung balita, Sa loob ng ilang araw, kaliwat kanan ang naging trahedya sa ating bansa. Ang kaguluhan sa Sitio Palangga, ang pagkamatay ng mga kinikilalang individual na si Senator Tania at General Policarpio. Lahat ng krimeng ito, ayon na rin sa ating Pangulo, ay hinihinalang isa lang ang nasa likod. Isang malaking sindikato. Nakapanayam ko na ang pamilya ng mga biktima sa tinagurian ngayong Palangga Massacre. Tapat to akong nagsisilbi sa barangay ko. Ang tahimik ng lugar namin, ngayon naging impyerno. Tiyang napakabait ko, anak. Pinatay ng demonyo. Hindi ko kailanman matatanggap ang nangyari sa anak ko. Handa akong mamatay at mamatay. Luck Rider, minsan mo na kaming niligtas. Pero nasan ka no? Isa-isa kaming inubos sa palangga. Nasan ka? Nasan ka, Luck Rider? Sa lahat ng sigalot na ito, isa ang umaalingaungaw na tanong. Paano nga ba hahanapin ang hustisya sa isang bansang nababalot ng kadiliman? Panginoon, tulungan niyo po akong intindihin kung anong makakabuti para sa nakakarami. Gabayan niyo po ako.